Hello guys! Welcome back to my channel. Today, I will gonna share to you guys all the product that I'm loving. All my product, beauty product favorites. Ganito siya guys, kadami. Yan! Ito lang yung mga ano ah, yung mga una kong nakita. Pero yung mga nakatago na hindi ko masyadong ginagamit everyday, wala pa dito. So, malamang na marami pang kulang dito. So, without further ado, let's start kasi baka tayo abutin ng bukas. And actually guys, eto, lahat ay hair care, beauty products, mga makeup tools, at saka, yung mga more on beauty, skincare, and hair care, yun lang yun. So, wala dito guys yung makeup. May ilan lang ditong mga makeup tools na sinama ko, pero yun talaga mga makeup, hindi ko talaga siya sinama kasi malamang abutin tayo ng bukas dito. Okay, so let's start. Without further ado, let's start guys. So first, gusto ko munang inominate itong dalawang pouches. I know ibang category na to, but then I'm really loving these pouches from Valentino. So ito yung pouch na dinadala ko palagi sa aking bag. So, yan. Very... Tinagal ko muna yung laman. Marami siyang laman, guys. And tama lang yung laki niya. So, I really loving this pouch. Since na binili ko talaga siya, I'm using this non-stop. And this pouch also, traveling pouch, also from Valentino. I'm loving this so much. Napakarami nitong laman, guys. I'm using this also kapag ka may mga services ako ng makeup. Kapag kinukulang ako sa space. So, ito, dinadala ko yan. And also for traveling. Yan. So, marami siyang laman, guys. Malaki siya. And I'm really, really like it. Diyan sa kanyang pa-details na Valentino. Kung mahahanap ko siya guys online kasi sa beauty store ko to binili, eh itatry ko guys hanapin baka sakali na makita ko siya. Yan. Or try kong itanong dun sa beauty store na nabilhan ko kung pwede kong i-link yung name ng store nila down below in the description box. Yun. And so, punta muna tayo sa mga hair care at saka hair tools na ginagamit kong madalas. My first favorite is these shampoos and conditioner from Tresemme with this mask. Yan. Ito guys yung aking holy grail para sa aking hair. Yan. Pero guys, this is the alin ba ang shampoo dito? Nakalimutan ko. Ito yung shampoo, itong green. So, this is 600ml, guys. And, dala ko to galing Pilipinas. Ilang months na ba? So, matipid siyang gamitin. Mga 6 months na siguro ko siya nabili. And, guys, meron pa siya. Siguro, nandito na siya. Yan. Kasi, ina-alternate ko siya talaga na ibang shampoo para nga matipid ko siya. Pero, nung gamitin ko siya ng straight for 1 month, guys, it really makes the difference on my hair. Napakaganda niya. Ang sayang lang talaga kasi wala ditong Tresemme. Sa Pilipinas lang siya pwedeng mabili. And kung ipapadala ko naman siya dito, sobrang bigat niya. And kung maliit naman yung ipapabili ko, konting oras ko lang magagamit. So talagang dinala ko siya 600ml, 600ml conditioner and shampoo. I really like this too. And hopefully, I don't know what will I do kapag naubos na to. Kasi I really, really love this. This is the detox and nourish ng Tresemme. Yung detoxify hair and replenish lost nutrients. Yan, sobrang ganda. Pero guys, ang ginagawa ko para matipid ko siya, minsan lang ako nagko-conditioner. Maybe twice a week lang ako nagko-conditioner. Or once a week ako nagko-conditioner. And every twice or three times a month lang ako gumagamit ng mask. This is the Keratin Smooth. Kasi guys, ang hair ko kasi is sobrang tiny niya. So, kapag hindi siya nakaganan and next day, ano na siya, sobrang
sobrang tuwid na tuwid at lapat na lapat sa akin face. So, gusto ko siya na magkaroon ng konting volume. Kaya kung mapapansin nyo, lagi ko siyang kine-curl. But then, this type of curl, guys, is no heat curl. Ginagawa ko to, nagbe-braid ako bago ako matulog. After ko mag-wash ng hair sa gabi and sa gabi bago ko matulog, ibibraid ko siya and then the morning, ganito na siya kapag tinanggal ko yung braid. So, at least hindi ko siya kailangan lagyan ng heat. So, yun yung ginagawa ko, guys. Hair hacks na ginagawa ko. So, this is my two favorite shampoo and conditioner and the mask. So, yun, hindi nga lang ako masyadong nagko-conditioner at saka gumagamit ng mask kasi nga masyado siyang nakaka-straight ng hair and I want my hair a little bit volumized. And speaking of volumizing hair, guys, I have a lot of products to volumize my hair. So, cleansing hair, ito yung ginagamit ko, yung shampoo and conditioner. But, after kung mag-wash ng hair, I have a lot of products na ginagamit para mag-volumize siya. So, the first product I use is, the first favorite is this. This from John Frieda. Luxurious Volume Mousse. Yan. Eto guys, medyo paubos na nga siya and nawala ko yung cover niya. Ay, sorry. Nalaglag yung muna. And nawala ko yung cover niya. But, I really loving this. Kapag naubos ko yung Tresemme ko, balik na ulit ako sa shampoo and conditioner nito. Kasi, eto talaga yung ginagamit ko, guys. Shampoo, conditioner, at saka ito. So, yan. John Frieda, guys, talagang it leaves your hair smooth and volumized. So, etong John Frieda, my first favorite. No, after Tresemme, this is my second favorite kasi ito, dito ko mabibili ko to. Pero hindi to nabibili, guys, sa supermarket. Sa beauty store lang to nabibili. Sa kagaya ng Limoni, Gardenia, ano pa ba? Coin, yan. Makikita nyo ito doon. Itong marka na, itong brand ng John Frieda. I don't think kung anong, saan ba ito gawa ang John Frieda? Is made in London. Okay, made in London pala siya, guys. So, yan. So, this is my second favorite. And, the other one, na favorite ko din, na dry shampoo naman, guys. Lipa tayo sa dry shampoo. So, this is my first favorite dry shampoo. Ito yung ginagamit ko sa ngayon. Every day. Itong Batiste. Yan. XXL Volume Spray. Yan. Siya yung ginagamit ko, guys. And this actually volumized your hair. And kung ang problem mo, guys, ay... Yan. Ganyan lang. Then, ililibo lang siyang ganyan. And medyo igaganyan-ganyan mo siya or susuklayin mo, pero ako kasi naka-curl, so hindi ko siya sinusuklay, ganyan lang siya. So yun, this leaves your hair volumized. But then kung ayaw mo yung medyo dry ang texture, maybe hindi mo to magugustuhan, pero okay lang sa akin basta ako volumize yung hair ko and alam ko naman na malinis yung hair ko, okay lang yun. And kasi sobrang dulas kasi ng hair ko, alam mo yung straight na buhok na san ka man pumaling na ganyan o dito is dumudulas siya at pumupunta sa mukha. But then at least dito medyo nag-hold siya and hindi siya ganun ka-straight. So, yun. Ganun nga, no? Kapag straight hair ka, gusto mo ng medyo curl and volumized. Kapag naman kulot ka, gusto mo laging ipariband para mas straight. Ganun talaga eh. So, the another favorite of mine of the dry shampoo is this Batiste. Coconut and Exotic Tropical. So, eto din yung isa kong favorite. As usual, nawala ko na naman yung ano niya, yung takip. So, ganun lang talaga, guys. Lagi kong nawawala yung mga takip. So, yun, guys. Ito yung isa kong favorite. Itong Batiste na yellow. This is not too much volumizing, but this not gives you too much volume, but it, kung ang problema mo ay yung oily hair mo, makakatulong to sa'yo, guys. And most of all ito, talagang tanggal yung oil mo. Kasi
kung minsan nga nagli-leave siya ng white cast, kaya kailangan i-brush mo yung hair mo na ganyan ng hand mo after mo siyang i-apply para yung white cast hindi manatis. So yun. And another hair product. Sometimes ito naman yung pinapanghalili ko, guys. So itong product ng Nivea. This is the styling spray. So kapag ka medyo gusto kong mag-last yung curl or may mga inaayusan akong client, ito talaga yung ginagamit ko, Nivea. Pinakamaganda ko siyang nagamit, guys. I tried the other brand but I always going back to Nivea and this is very good. And also, this is Styling Mousse Volume Sensation. So, ito din yung ginagamit ko. So, ginagamit ko naman itong Volume Mousse, guys, sa bago ko mag-braid ng buhok. So, nilalagyan ko muna siya ng Styling Mousse tapos i-braid ko siya. And then, ganyan na siya, guys. Hindi natatanggal yung curl niya. Nag-hold talaga yung curl niya using this mousse. So, yan. These two. So, marami-rami tayong volumizing products na nagaganap dito kasi I always into the volumized hair. So, yun. So, we pass into perfume naman, guys. So, my everyday use naman na perfume and lotion is this Victoria's Secret. I'm really loving these two, guys. This is my everyday mist and this is my body lotion na ginagamit. So, favorite ko siya. Sobrang bango niya. And nabili ko lang to ng buy one take one. Parang buy two take one. Kapag bumili ka ng dalawa and of the two, iti-take mo yung isa. So, may dalawa akong lotion and may isa akong mist. So, yung isa nando sa bathroom. And yeah, I really loving these two ng Victoria's Secret. And guys, madalas may mga offer ang Victoria's Secret. Kaya, try nyong bumili in the moment na may mga offer sila. So, yun. So, let's go to skincare. So, ito naman yung mga favorite ko na skincare, guys. Ito muna tayo. Dito muna tayo sa Eucerin Micellar Water. So, ito guys, favorite ko talaga to. Since I got this, I'm not too convinced kasi ang hinahanap ko talagang micellar water is nakakaalis ng mga waterproof na mascara at eyeliner kasi lagi akong nagkakaroon ng itim dito. Para bang kumakalat na yung eyeliner dito papunta na sa aking ilalim ng mata. So, kahit wala naman akong dark under eye, parang feeling ko lagi ako may dark under eye dyan kasi hindi masyadong nakakatanggal ng waterproof yung aking makeup remover. But then, wait lang guys ah. Okay, I'm back. Ito talaga yung ginagamit ko na favorite na pangtanggal ng mga waterproof eye makeup like eyeliner and mascara. So, this is the L'Oreal eye waterproof. Ano ba nakalagay? Italiano kasi. Struccanti okay waterproof. Basta yan. Yung may mix na oil na kulay blue ng L'Oreal. So, napakaganda nito guys. At nakakaalis talaga siya ng makeup na waterproof. After kong magtanggal ng eyeliner at saka mascara using this, I pass into this. Eucerin Micellar Water 3-in-1. Dermato Clean ng Eucerin. Ang ganda nito guys sa skin. Kasi ang advice kasi nila, kapag gagamit ka daw ng micellar water, dapat daw magwa-wash ka after mong gumamit ng micellar water. Kasi ang micellar water daw, nakaka-dry ng skin. But, one time guys, sobrang pagod na ng mata ko. So, hindi na ako, ayoko nang mag-wash ng face. Ang ginamit ko lang is ito lang. And I don't even put any moisturizer on bago ko matulog. Kasi, bakit nga ba? Feeling ko kasi, hindi ko nalinis ng maayos yung face ko. Tapos lalagyan ko pa siya ng moisturizer. So, ayokong maglagay ng any product sa mukha ko nang alam kong hindi ko naman siya nalinis ng maayos. So, I tried to pass micellar water netong Eucerin twice or thrice I did hanggang sa wala na talaga akong makuhang dirt.
And guys, pagising ko nung morning, ibang-iba yung aspect ng skin ko. Plumpy, clear, feeling ko nag-whiten siya. So, from that day, I really loving using this. But as long as I can, I wash after. But kahit ito lang yung gamitin mo at hindi ka na magwa-wash ng face, sobrang ganda niya, guys. So, try nyo guys itong Eucerin. Napakaganda niya. May mga pharmacy na nagbebenta nito na minsan in promo siya. Kaya, try nyo guys. Yan, Eucerin. Micellar water. So, eto pa guys yung isa kong favorite. Etong Remington hair straightener. So I have this for years, guys, and sobrang durable niya. I think matatawag ko siya first of all durable kasi sobrang tagal na nito and ginagamit ko pa rin siya. May regulator siya diyan ng temperature and medyo ano na nga siya eh. Lagi ko sinasabi na papalitan ko na siya, but I always coming back with this kasi sobrang dali niyang gamitin kasi kita mo naman ang lapad. And kapag sobrang haba ng buhok mo, ang dali din niyang ipag-curl ng hair. So, this is the Remington. Hindi ko na alam yung ano nito kasi I have this for years, guys. So, I don't know kung anong model pa to. I will try to look for this kung makikita ko pa, but I have this for years. So, the other favorite is this Bellissima Imitex. So, I have also this for years, guys. I don't know if it's already 5 or 6 years. First of all, durable siya kasi alam naman natin na madalas yung mga ganitong tools is madali talaga silang masira, masunog, or kung ano-anong nangyayari, ganyan. But this, the first thing that I really like this is ito yung size na talagang maganda siya sa mag-curl ng hair. And may regulator din siya ng temperature dyan. And yan yung cord niya. Naiikot din yung cord niya. So, this is one of my favorite na hindi niya pa ako iniiwan actually. So, yan. Napakadali niyang mag-curl. Kapag curl ang gagawin mo best, eto lang yung ginagamit ko. So, yan. And last two perfume, guys, and matatapos din nata tayo. So, this is my favorite na perfume for now. The Jo Malone Nectarine Blossom and Honey Cologne. This is 100 ml. I'm really loving this and kita nyo naman, nangangalahati na siya. Favorite na favorite ko to. Naglalast ito ng matagal talaga sa skin ko. Yung scent niya is spring. Kung gusto mong maamoy yung spring, eto siya, guys. So, Jo Malone now is everywhere. Mabibili mo siya sa Sephora, sa may mga boutique everywhere na. Sa Pilipinas, meron na din. And this is my favorite, the Nectarine Blossom and Honey. So, this, mine I bought in duty free sa Abu Dhabi ata. And guys, mas mura doon. I saved around 20 euro dahil dito nasa 120 euro yata yung isang ganitong bottle. And a little bit, Jo Malone is little bit pricey, but guys, sulit naman yung pera mo sa Jo Malone. So, yan. Yan, and the other favorite na mist, perfume mist, is this English Garden. Ayan, ayaw niya mag-focus. Yan. English Garden Green Tea and Cherry Oil. Yan, guys. This is one of my favorite. Ginagamit ko siya kapag pupunta ako ng dati kasi nag-gym ako. So, ito lagi yung dinadala ko after ko mag-shower. Ito lagi yung ginagamit kong body mist and napaka-energizing niya. Actually, this is revitalizing body water and sobrang bango niya, guys. The green tea and cherry oil. Actually, bibili ako ng
body foam nito at saka body lotion kasi gustong-gusto ko talaga yung amoy nito. And this will be my spring favorites kasi kanina kailangan kong medyo magising kasi yung call ng work ko is 5 o'clock. Actually, ngayon 9 o'clock pa lang and nandito na ako sa bahay ng 8 o'clock. So, I decided to film. And bago, alam mo yung hirap na hirap kang gumising. And kailangan mo na something na magpapagising ng diwa mo talaga. So, I use this perfume and kaya parang napaka-energizing niya and nakaka-relax yung amoy. So, yan. Okay. Oh, guys, available nga pala to sa Limoni or Gardenia or sa mga Coin or Upim. Yan. Mabibili nyo tong English Garden na yan. Yan, brand na yan. So, yan. And what else? So, pass na tayo sa mga makeup tools, I think. Ah, ito na lang. Last na about perfume. Guys, kung struggle kayo na magdala ng mga... Guys, kung struggle kayo na magdala ng mga perfume na malalaki sa inyong bag, meron tayong perfume refiller. Yan. And I have this. This is from... Trovalo Eyes. Yan. So, nabili ko to sa isang beauty store. And actually, guys, bumili ako sa Sephora ng refiller. So, I have also the Sephora one. And, ang dami kong perfume na natapon dahil dun kasi nagli-leak siya. And, so, hindi ko na siya ginamit kasi nasasayang ang pamango. Ngayon, naghanap talaga ako and ito yung nakita ko. So, yan. Isasaksak mo lang yung etong side na to sa perfume. Igaganan mo lang and ipapump mo siya and mapupuno na to. And this is very handy pero 5ml yung laman niya, guys. And never siyang nag-leak. Never siyang nag-leak. I have this for months and itinago ko nga yung ano niya, yung box niya kasi if ever I want to have backup for this kasi minsan yung ginagamit kong perfume is dalawang klase so gusto ko meron akong panghalili or pangpalit yan. So yan, this is the Trovalo Eyes. Tiningnan ko guys ito sa Amazon, meron din sila sa Amazon and it cost 13-15 euro I think or 10 euro parang ganun. So itatry kong ilagay ang link below kasi nakita ko siya sa Amazon para mas mabilis nyo silang mahanap. So, yan. This is one of my favorite. And, pass na tayo sa mga makeup tools. So, first of all, guys, naghanap ako dito sa Pilipinas at wala akong nakita, guys. So, this is the what? Hair fringe. Yung hair fringe. Yung kapag magme-makeup ka, nilalagay na ganito. So, I will show you guys. Naghanap ako nito sa Pilipinas. Wala guys akong mabili. And alam nyo ba, saan ko siya nakita? Sa Amazon. Yan o, yung nilalagay na ganun kapag gusto mong mag-makeup at hindi malagyan yung buhok mo ng foundation. So, this is ito siya. At tagal kong naghanap nito guys at wala akong mabili and nakita ko siya sa Amazon. And this is I think 10 pieces, 7 euro, little bit pricey pero okay lang at least nakakita na ako. I have this violet, pink, black and what else? Ano pa bang kulay ito? Blue. So yun. And actually, dalawa lang naman talaga, sakto na. So, yan. This is my favorite. Lalagay ko, guys, yung link nito sa description box. Malapit na tayong matapos. And this is also a favorite to Amazon, guys. Itong lashes na yan. So, ilalagay ko, guys, yung link nito sa description box. Sobrang ganda ng lashes na to. Hindi to medyo pang everyday. I think this is mas maganda sa mga pictorials or yun sa mga ginamit ko na rin kasi siya sa wedding pero meron kasi talagang binabagayan, meron namang hindi masyadong excessive. Pero
kapag ang gagamitan mo is photoshoot, napakaganda niya guys. Etong lashes na to. Ilalagay ko rin yung link down below kung saan ko siya nabili. This is by from Amazon and this is actually 20 pieces. So, ito, hindi itong lashes na to kasi nilagay ko lang dyan. But this is actually 2 plus may kasama pa siyang applicator. And I think nabili ko to lang to ng 8 euro guys. Kasama na tong applicator. So, this is one of my favorite. Nabibilhin ko ulit kasi kapag may mga client ako, napakaganda nitong lashes na to. Lalo na kapag ka photoshoot yung event. Yan. So, yan. Lashes. Of course, hindi mawawala ang aking favorite na favorite. One of my best favorite para sa aking makeup is the MAC Prep and Prime Fix Plus. So, I have this guys and I'm using this non-stop. Kahit hindi ako mag-makeup, ginagamit ko siya as refreshing mist and I really like this. So, yan. And another beauty tools na favorite is this beauty blender, guys. This is set of 6 beauty blenders. Nagamit ko na to. Sorry, guys. Medyo madumi. So, one and may isa pang orange na parang yung parang ganito siya. May maliit na ganyan. And then may maliit din na ganyan. And may isa pang orange nito. So, ito yung isang violet. Magkakaiba sila ng texture, guys. Merong medyo malambot and merong medyo matigas. But once na nabasa mo siya, guys, mas nagustuhan ko to kaysa beauty blender kasi sobrang ganda niyang gamitin and durable din. Actually, parang feeling ko mas matibay pa siya kaysa beauty blender. This I bought for only 10 euro and it is nandito sa bottle na to. 6 pieces na siya, guys. Yan, nagpatak. 6 pieces na siya. So, ilalagay ko yung link down below kung yung link nito kung saan ko to nabili sa Amazon. Try nyo to, guys. The brand is Miss Gorgeous London. And this is Cosmetic Blender 6 pieces. So, yan. This is my favorite hand cream, guys. L'Occitane. Kame ba? L'Occitane and Provence. Cream, hand cream na... Basta yan. Ang hirap i-pronounce. Basta yan, guys. Favorite ko to. Sobrang bango niya kasi. And sobrang lambot sa hand. Yan. So... So, yan. Patapos na tayo, guys. And the last favorite is this set of makeup. No, eye brushes. Eye brushes to, guys. So, eto yung favorite ko talaga na eye brushes. So, kung ikaw ay beginner lang na nagbi-makeup, I really highly recommend this set from Jessup. Because, first of all, maganda yung quality niya, guys. And second, napaka-affordable niya. This is only 18 euro. 18 something euro sa Amazon. Jessup brushes. And this is 15 pieces. Complete siya. Lahat ng mga kailangan mo sa eye makeup, nandito na, guys. Yan. Sobrang ganda niya. So, hindi ko naiisa-isahin dahil... Naka-detail naman bawat brushes. So, naka-detail guys sa bawat brush kung para saan siya. Kung crease or eye blender or overall shader or soft crease or concealer buffer siya or eyeliner, smoky shader, smudger. Kompleto guys. And napaka-affordable, durable kasi dahil ito ngayon madalas kong gamitin na brushes, lagi ko siyang nilalabhan and hindi siya nasisira. I had this for months and kaya ko din siya nagustuhan dun sa picture dahil black siya at gold rose yung kanyang detail dyan. And this is a synthetic brushes. Napakalambot niya and easy, very easy to use.
So, yan guys. Ilalagay ko din yung link down below kung saan ko siya nabili sa Amazon. And last favorite na brush is this from Puro Bio. I have this for years. Yan. Mag-focus ka, besh. Yan. Tok. Yan. This is the flat kabuki brush of Puro Bio. This is organic brush, guys. And sobrang tibay niya. Sobrang gandang gamitin. Ang ganda. Hindi siya masyado nagsusok ng maraming product. And I really loving this brush. And maganda din yung handle niya. And old gold rose pa rin yung detail niya dito. And never siya, guys, na nag-loose ng hairs. So, this is also a synthetic brush. May mga, ilalagay ko yung link ng site ng Puro Bio, guys, para sa more detail ng about dito sa brush, because this is not only an ordinary brush, this is an organic brush. So, yun, I'm not sure of the price, but I put the link down below sa description box ang tungkol sa brush na to. So, yan. This is my favorite foundation brush. Kapag nagmamadali ako, ito lang yung ginagamit ko and I'm done. So, yun lang guys. Sobrang dami kong i-share na product. I don't know kung matatandaan nyo isa-isa. But then, this is just partial of my all those favorite na lagi kong ginagamit, guys. And ilalagay kong lahat ng mga details sa mga products na na-mention ko sa description box below. That's all for this video, guys. I hope you like this video. Sana yung mga product na na-share ko sa inyo is makatulong din yung mga suggestion. I don't know. So, yun lang, guys. If you like this video, give this a thumbs up. And if you haven't subscribed yet to my channel, please subscribe and hit the notification bell para every time na mag-a-add ako ng video, ma-notify ka. So, yun lang guys. See you again to our next video. Bye!